Hello, what's up, Discordman? Back again for another unboxing naman tayo. So may nakita tayo na parang possible na magandang projector from Gojudok. So binili natin yan. As you can see, yes, this is worth 5,000. Nagamitan ko siya ng voucher na nakuha ko noong last sale. So, eto na ngayon. Meron na tayong Gojudok na mukhang high-tech naman siya. And as for the price, this is around 4,800. Sabihin natin 5,000 pesos. Kasama syempre yung shipping fee na dyan. So, 5,000 pesos magagastos nyo. Ang tanong, sulit ba to sa kanyang 5,000 peso na tag price? Anyway, papakita ko na sa inyo. Let's go! So, buksan na natin. Actually, dumating siya. Hindi na siya sealed. Hindi ko alam kung bakit. Nakakapagtaka. Pero, let's go. Don't worry. First time ko natin siya makikita. So, kasama sa box is power cord, of course. Yung walang power cord. This is an HDMI, okay? HDMI cable. A remote control. Basic lang, in fairness, na simple lang yung kanyang remote, ha? Of course, the user manual. Ito na nga. Ulan natin. Alright. Okay. May slightly kabigatan, pero hindi naman siya ganun kabigat. Tama lang, sakto lang. Pwede lang sabihin, okay. Ay, may kalakihan. May kalakihan pala siya. Ooh, kaya ako bumili nito kasi kailangan ko siya for para sana sa labas. But I'm not sure kung worth it ba siya o hindi. Sabi dito, nakalagay is 4K video. Compatible sa 4K video resolution. At full HD, that means 1080p. So, wait lang. Hindi pala natin nakita yung specs. Ano? Hindi ko nabasa. So, ito pala basic specs for your expectations lang. Meron tayong, ang model number niya is AC1038. Ito po yung kanyang dimension. 3,000 to 1 ang contrast ratio. Projection range is 1 meters to 3 meters to 3.5 meters. Yan. 1.2 to 3.5 meters. Throw ratio 1 is to 1. 50 hanggang 200 inch. Hanggang 200 inch na size ng screen. That's 200 inch na TV. Kung tutusin. So, depende sa layo. Siguro kung 3.5 meter yung layo, kaya niya hanggang 200 inch. Laki nun. Talagang pangsinihan na. Physical resolution, siyempre 1080p pa rin. Although, gagana ang 4K resolution, pero 1080p ang pinaka-actual projection niya. Okay? Other features pa. This is Android 10.0. 4K support, Bluetooth 4.2. Ay, may kalmahan ng Bluetooth, pero sabagay. Siguro speaker, for speaker use lang, at saka what else? Yung naisip ko yun, may, pwede gamitin ng Bluetooth. Wi-Fi cast, okay. Pwede tayong mag-cast dito ng mga smartphone natin. Itatry ko rin yan. Keystone, 5 GHz, uy, good. Pwede siyang i-connect sa mga 5 GHz Wi-Fi, which is yun talaga naman dapat. Kasi 2.4 GHz is napakabagal na sa panahon ngayon. And quad-core na chipset, or CPU at least. At yun lang, wala na. So, pwede na tayo mag-explore. So, ito ang pinaka-itsura niya. Ito yung, I believe, likod. Ay, gilid pala ito. Gilid. So, merong exhaust and siguro speaker ito kasi iba yung design. Ito yung pinaka-harap. Ooh, in fairness, mukhang premium. Mukhang mamahalin. Hopefully, kasing ganda ng projection niya, yung actual na itsura niya rin, ano? Ganda ng design, mukhang premium, no? This is design lang. Hindi siya exhaust or something na lulusot ang hangin. So, ito po yung kanyang pinaka-lens na projection. This one, I'm not sure kung ano, pero duda ko is exhaust din ito. Sa likod, okay, nandito yung power port sa ilalim. And ito naman, I'm not sure, baka speaker din to or possible din na exhaust. Why not? Maraming exhaust, mas less prone sa overheating. Meron tayong headphone jack and then audio-video. Okay, good. HDMI, dalawang USB port. Alright. And then sa taas, you can see meron tayo dito yung pinaka-button yata ito, I believe. Yun lang. Hindi siya de-battery. So, hindi siya technically portable. Talagang kailangan nito malamang is 220 volts na power talaga na source. Okay, anyway. Sa ilalim, bago natin i-test, tingnan ko lang kung meron sa ilalim. Okay, meron tayong lagayan ng tripod. Ito nga, nombre projector nakalagay. Tripod lang, tapos goma lang na paa. Dumiyan agad. Ganun ka, dumiyan yata lang mesa ko talaga, ano. Anyway, pasensya nyo na. And meron din tayong exhaust sa ilalim dito. Goods, maraming exhaust. Mas safe sa overheating. Yan nga lang, pagka ganyang maraming butas din. So, iiwas nyo ito sa tubig or anything na tumatilamsik na tubig. Kasi maraming nga siyang butas at maraming dadaanan ng tubig. So, yun. Test na natin. Let's go. So, yun, nag-adjust na siya. So, uy, laki nga, ano. Solid. Nag-adjust natin. Ganda. Ang laki. Ito na yata ang pinakamalaking ganitong projector na natay ko. Ang laki. So, teka. Para bigyan ko kayo ng idea.
So, try natin muna i-connect sa Wi-Fi. Connect natin sa Wi-Fi muna. Wala tayong internet eh. So, internet muna tayo. Laki. Parang mga 5 tao ang laki niya. Na at least sing tabako pa. Kaya, set up lang muna natin sa Wi-Fi saglit. At nadidetect niya ngayon 5 GHz namin. Ayun, patayin ko lang ilaw saglit. So, ito yung settings interface niya. Take note, currently, nandito po ko ngayon sa terrace namin sa labas ng bahay. Ayan po yung gate namin. Gate namin yan. So, paradahan po ito. Ayan po yung aking motor. Nasa gilid na to, sa side na to. Andun po yung motor ko. So, ganyan po siya kalaki. So, para na rin po kayo may sinihan talaga dito. But anyway, continue tayo. Gusto kong makapanood. Check muna natin una yung kanyang Play Store. Kung ano mga pwede natin makita rito. Ay, kailangan pa pala mag-sign in. So, sign in muna ako. Ang gusto ko sa kanya, kung saan ko siya tututok, automatic, siya na nakaka-detect. Siya na mag-a-adjust, siya na magpapalinaw. As you can see, yan po. Pag nakita niyo yung square na yan, pinapalinaw niya, ina-adjust niya yung distansya nung pader or kung saan bumabangga yung kanyang ilaw. So, mamaya ng konti, makikita natin. Linaw yan. Currently, dito ko muna tinutok sa malapit kasi ilalagay ko yung password ko eh. Siyempre, pag doon sa terrace, baka mamaya may nakakamakakita na ina-enter ko yung password ko. So, dito muna. I-enter ko lang dito yung password ko sa gate. Wait lang. So, ito na nga. Nakapasok na tayo sa Google Play Store. Meron tayong games din. Okay. May mga games. Abo, may racing game. Furnace. But I wouldn't recommend this to for gaming. 2GB lang RAM yata nito kung hindi nagkamali or 4. Something like that. Pero dito, pwede tayo sa mga panooran. May TikTok tayo, IG, mga Korean ito eh. HBO Go. CBS News, may Kodi, Furnace may Kodi. So, kung meron kayong Kodi access, tsaka yung mga channels na available sa Kodi, mga free channels, try nyo. May BLC player, gusto ko yan. I-install natin yan, kasi para pwede tayo mag-play ng, pag hindi kayang i-play ng system, possible kayang i-play ng BLC. Kapag meron tayong offline files ng mga movies. So, try natin din yan. And installing na siya. Good. What else? Wala akong nakikita ng ano. May Bilibili. Good. May Bilibili rin. Makakapanood tayo rito. What else? TV browser. Spotify. May Spotify tayo. WeTV. Disney Channel. NBA. YouTube Kids, of course. Crunchyroll para sa mga anime na rin. Viva Max. Boy, Viva Max. Web browser. Red Bull. Okay. Send files to TV. Okay. Screen mirroring. Para saan to? Cast screen on. Install natin yan kung pwede para matry natin later ang screen mirroring. Downloader, Pilipinas Live. Ang dami ha. May file manager, ESPN, YouTube. Of course, meron ng YouTube. Kailangan i-update. So, i-update lang natin. Ito kailangan natin to kasi talaga namang most of my usage, YouTube or Netflix. So, update. Okay, updating na. Prime Video, Amazon. Chromecast built-in. Meron ba to? Aha. Hindi natin alam, pero let's see. Install na lang natin. Baka magamit natin yan. What else is there? Caravan. Karaoke party. Oh, okay. Pwede mag-karaoke. TV cast. Chess. TV bro. Smashy road. Play services info. Oh, ito kailangan to i-update sa Google to just in case para magamit natin ng maayos ang Google services ng device na ito. Good. Alam niyo ba? So, dami na duman sa akin na projector. Na-realize ko na napaka-importante na kompleto ang Google components ng isang ayan, lalo kapag Android yung projector, iwas na nag-obsolete yung mismong app, yung mismong TV, yung kanyang mga apps, yung games. So, walang makitang Spotify lang ito eh. May search ba ito? Search function naman natin. Yun, may search sa taas. Try natin hanapin ang Netflix. Ayun, Netflix pala. Ito. Yun ang Netflix. So, try natin. Hopefully, gumana. If not, would be a shame. Tadang! Dito, no, ang ganda ng kanyang clarity. Pero sa camera, tinitignan ko ngayon, unlab now. It's okay. Pero sa actual po is, maganda po ang kulay niya, malinaw, buhay na buhay. Dito lang sa camera, parang lumabnaw yung pagiging pula ng Netflix. Dapat pulang-pula yun eh. Pero I assure you, pulang-pula talaga ang Netflix dito. Ganito ko lang, paglingon ko kasi parang sabi ko lumabnaw nung nasa camera na nakukuha. Sa lighting po yan eh, sensya na. Hello, I've turned my head. Please reverse. Narinig niya. So, yun, kapasok na tayo and adjust na siya ulit. So, pwede natin i-adjust. Konting focus pa, I believe. Hello, I've turned my head. Ayun please lang. Reverse. May Chinese voice. Ang sabi ulit, ulit, ulit. Hello, I've turned my head. Please reverse.
I've turned my head. Please reverse. Ulit. Tapos nito sa inyo. Hello. I've turned my head. Please reverse. Okay ba? Ang kulit. Play tayo ng kahit isang movie lang. Play tayo ng sa Queen of Tears. Sikat po ngayon. Nag-trending to ngayon. I wonder kung maganda to. Episode 1. Play lang tayo saglit. Mabilis lang. Okay. Audio. Yan na yung pinakasagad niya. They were all ousted from the community. Right, that pretty. First English pa ito. So, hindi ganun kalakas ang built-in speaker niya. So, best dito is meron kayong Bluetooth earphone or earpods, battery at Bluetooth speaker talaga na malakas. Pwede rin siyang kabitan actually ng speaker na wired kung meron kayong 3.5mm jack na speaker na dedicated kasi meron naman siyang slot sa likod. So, audio, walay po sa audio, negative, pero sa quality ng projection niya actually ang ganda. Ang linaw. Yanil has the best grades out of all of us. He entered school at the top of the class. Not bad, eh? Linaw nga, di siya nabibiro. Totoo, malinaw siya. Baktaya. Lipat tayo sa mas makulay pa dyan. Tingnan natin kung maganda siya sa anime. Curious lang ako. No, it's not bad. Okay din ah. Ganda oh. Ang anime oh. Solid. Take note that this is 200 inches na TV. 200 inches na TV. Talagang literal nanonood ako ng sine dito ngayon sa bakuran ko. O kung saan man kayo may pader. Pwede sa labas, outdoor. May pader kayo yan. Basta yun nga lang. Kailangan nyo ng saksakan, kuryente. So, yeah, anyway. Back tayo. Back. Tapos na yun. So, maganda. Ang gusto ko naman malaman, dahil maganda nga siya, gusto ko malaman is kung okay ba siya sa screencasting. Try natin. Yun, Miracast. Pixel 2? Bakit Pixel 2? So, yun ang pangalan niya? Pixel 2? That's weird. Oo nga, no? Nakalagay nga rito, Pixel 2. Bakit Pixel 2? Pixel 2 ang pangalan niya. At Kumunik. Actually, Kumunik. Accept. Alright. Oh, yes. Connect. Ang bilis. Sobrang dali lang i-connect sa smartphone. Try ko nga sa gaming kung kamusta yung latency niya. Allah, laki. Laki ng screen. I wonder kung may accounting update lang. Wait lang natin saglit. Balikan ko kayo. So ito, nakapasok tayo sa aking games. In fairness, volume talaga yung pinaka-problema lang. Hindi ganun kalakas yung volume. But let's go. Try natin yan. Hopefully, responsive siya. Malalaman niya mamaya konti. Hindi natin kung responsive siya sa smartphone ko. Sa itchan niya yung laro. Hindi ako magaling dito. Okay, mas masarap ang laro dito, in fairness, ha? Solid. Baba ng latency niya. Ramdam ko, ewan ko kung nakikita niyo. So, para sa akin, ako naman siya maglalaro. Mababa yung latency niya, around 10 to 20. Mga 10 to 20 millisecond yung ping. Maganda yung latency niya. Pwede ito sa gaming. Itong isang to. Solid, eh? Gusto ko to. Tara makita nyo. Ang latency nyo. Compare nyo na lang. Oopsie. Hop. Diba? Ganda na. Maganda yung latency nyo. Ay, labag ng kusa. Tingnan nyo natin siya. Ganda yung latency niya, actual. Same na same, halos. Ganda, okay siya. Kung gusto mo na malaking screen, this is it. I think this is one of the best options para doon. Maganda yung latency niya. At ang dali niya i-connect, ha? Hindi mahirap i-connect sa smartphone. Basta mayroong support for... panalo. Yeah. Ito niya ko rin yung pag-switching.
almost real time, almost pareho, almost sabay. Diba? Sobrang mga 10 milliseconds lang yung delay. O diba? O, halos pareho, bagsak yung bagsak. Solid. So, ayun. This one, the Goju Dock. This Goju Dock projector, in fairness ah, kung alin pa yung mas mura, kasi last time, nagkaroon ako ng review yata from Lenovo na projector that was around 20,000 pesos na worth na, ano, na projector. Pero hindi siya ganito. Hindi ganito kaganda yung kanyang latency. Hindi ganito kababa. So, almost real-time siya, as you can see naman dun sa video. So, pwede ko siya palang i-recommend sa inyo. Kung gusto niyo lang naman ng bigger screen, projection, kapag naglalaro kayo ng games, this could be a good asset or at least a good display. Basta siyempre, alam niyo na. Basta siyempre, aware kayo na siyempre sa madilim lang ito pwede gamitin kasi projector po ito. Pero given that, ang ganda po ng kanyang clarity, automatic din for at least 8 out of 10 to 9 out of 10, nadidetect niya yung tamang focus ng scene or ng display. Like yung, kunwari, pag out of focus, binago mo ng konti, nadidetect naman niya. Pero 8 out of 10 lang na accuracy. So, hindi siya talaga totally accuracy. Pagka ganon, meron naman po tayong remote para i-adjust yung kanyang focus. But ito po, itong part na to, itong up and down, may F, that means focus. Just in case na feeling mo, kulang yung focus na ginawa niya, na adjustment, you can always adjust manually. And the rest, self-explanatory na lang naman dito sa kanyang remote control. So, solid. Again, this is worth 5,000 pesos and I believe ito yung pinakamura na pwedeng gaming projector. Para sa akin lang naman. Anyway, kung interesado kayo rito, abangan nyo to sa Facebook page ko. Doon ko binibenta yung mga nireview ko na at na-test ko na rito sa page. Doon ko pinapost at binibenta ang mga nireview ko na dito sa YouTube ko. This one. Okay to. Siyempre, bibenta natin to na mas mura. Siguro, kung 5,000 to, benta ko na lang ng around 4,000 pesos. Paunahan na lang po, nag-iisa lang po ito. Mauna taya. So, yun. Ang ganda lang, iwan ko yung link sa video description ng Facebook page. Sa Facebook page na lang po ako yung nagbibenta. Hindi na po ako nagbibenta sa Shopee at saka sa Lazada ko ng store. Kasi, masyado malaki po ang tubo nila, lugi. Mababa na nga yung benta ko. Kakaltasan pa nila. Halos wala na napuputa sa akin, lugi talaga doon. So, kung interesado kayo rito, expect na bibili nyo to. 4,000 pesos plus shipping fee kayo sasagot. Through LBC na lang para safe po tayo pareho, okay? So, ano na lang. Again, link sa video description or try ko ipin sa comment section. Ngayon, kung gusto nyo man yung brand new, iiwan ko rin yung link ng official Goju Dock na link nitong projector na to. Kung gusto nyo yung brand new, ayun yung itong second hand na ginamit ko na, of course. Bibili nyo siya ng around 5,000. Kung interesado kayo rito, ito mismo, itong ginamit ko, bebenta ko na ito ng 4,000 pesos sa Facebook page ko. Aslan Store po ang name ng Facebook page ko. Yun lang, ano na lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.